ko na kaya. Hanggang ngayon, ano, mataba ako. Mayroon akong mga garden-garden ngayon. Ano na lang, magtanim-tanim lang yun para pang-ulam-ulam. Pero sa kapiraan namin, parang wala na talaga. Yung senior lang ang iasahan namin. Medyo mahirap po yung daan papunta sa may susunod dating tutulungan. So habang papunta po tayo sa bahay nila, sana po ay paki-subscribe ang YouTube channel ni Elsa Cares. And paki-hit na rin po ang notification bell para updated po tayo sa susunod na video. Nandito po tayo ngayon kila nanay upang mag-abot ng kaunting tulong. Na ito po galing kay Ate Elsa Cayupan. Sa ngayon po, si Ate Elsa na sa Canada, pero kay, ano, nagagawa po siya ng tulong para makapaabot sa atin ng kaunting tangtawid sa pang-araw-araw natin. So, ito po, bigay po ito ni Ate Elsa. Tay, kumusta rin ang buhay niyo ngayon, te, na ganito, may pandemic tayo? Ano po yung ano ng buhay niyo ngayon? Kasi yung buhay namin talaga, may ano talaga kami, kasi ang asawa ko talaga doon sa dagat. Ilan lang ang makita nila sa araw-araw, tamang-tama lang sa pagbibigas, pangkonsuma sa lahat ng mga pang-ano sa bahay. Tapos ngayon, dito naman ang kapatid ko nagtira, tapos wala na pambili ng gamot, kulang sa pang-ano lang, ano kasi ang hanap buhay lang namin, ang kita lang, tama lang sa pagkain. Tapos yung mga pambili ng mga gamot, walang pambili ng gamot, may pambayad sa ospital. Kasi ano, oh, dito oh, ngayon, nakita ninyo ngayon, ito yung kapatid ko nagahiga dito sa ano, kasi hindi na siya makalakad, kasi ano na, na-stroke na siya. Tapos ngayon, yan ang ano namin, mag-ano na lang sa dagat, parang maka-ano, makapakain lang kami. Yung sana kung mayroon magtulong sa amin na ano, sana maawa siya sa amin na magtulong, parang maka-ano kami ng maintenance na gamot, kasi sa isang ano talaga, apat na araw, halagang 500 ang gamot niya. Tapos sa ngayon talaga wala siya na nakabili ng gamot, kasi wala kami pangbiling gamot. Tapos yung pagkain, tamang-tama lang. Tapos yun lang ang ano namin. Tapos yan, si mama ko, walang hanap buhay, senior citizen. Nag-ano lang sa mga kapatid ko magpagkain nila, kung mayroong ibigay na pang-ano sa mga senior citizen bago pa sila makapira. Pang-tama-tama lang din pang-konsumo nila. Ang pang-araw-araw niyo po na isa ngayon, saan kayo nagkakuha na ganitong may pandemic tayo? Bigyan lang kami sa mga anak ko. Kung di magbigay yung mga anak ko, may pagkain. Sila lang ang iasahan ko. Nga anak ko, hindi ko na kaya. Hindi ngayon, ano, mataba ako. Mayroon akong mga garden-garden ngayon. Ano na lang, magtanim-tanim lang yun para pang-ulam-ulam. Pero sa kapiraan namin, parang wala na talaga. Yung senior lang ang iasahan namin. Si tatay nai, ang ano ni tatay, ano rin po ang... Ganun pa rin. Hindi rin makalaot yung matanda na, may operasyon. Wala na talaga kami sila. Hirap na talaga ang buhay. Pero kaya sa ura sa Panginoon na siya na malumpasan pa namin ang mga pagsuma. Nagaya ganitong panini. Sa ngayon po, kaya nahihirap sila nanay at ate, kasi ang isa niya pong anak na dating tumutulong sa kanila sa kasamaang kalat itong pandemic ay nagkaroon din po ng sakit. Siya po ay na-stroke at ngayon nakahiga na lang. Ito po si ate. Si ate po ay dating breadwinner ng kanilang pamilya. Sa ngayon ay nakahiga na lang po siya, hindi na po siya makahanap buhay. Eh, maraming salamat po, Ma'am Elsa Cayupan, na nagbigay ka ng tulong sa amin. Marami talagang salamat, kasi yan ang magandang ano kami ng tulong sa iyo, galing sa iyong puso, Panginoon. Ma'am, maraming salamat sa iyong pagtulong sa amin, Elsa Cayupan.
Sana marami pang taong matulungan mo. Sana bigyan ka sa Panginoon ang maraming pataas pang buhay. Marami ka pang matulungan. Kagaya namin, mahirap. Maraming salamat.